Jan, hi, hello, good afternoon, good day, good morning, and good evening to each one of you. Once again, nandito po ulit ang inyong lingkod, GM Noel Villania. So, kumusta ka naman? It's 2020 na! Okay? So, for today, while I'm driving, I'm going to discuss something important para, kumbaga, ito yung susi, the key to success in a network marketing business. No? Say, alam nyo po, marami kasi ako nakikitang mga company. Actually, as you start with this, with your business, whatever you have now, whatever company you have now, every day halos may nagbubukas ang bagong company. Okay? So meaning, ang tanong, alin ba doon ang pwede kong salihan? Pangalawa, alin ba doon ang lehitimo? Pangatlo, alin ba doon ang sa paligay ko tatagal? Okay? So, I'm going to give you some tips kung paano mo mararecognize ang isang business kung worth ba siya na pagpaguran. Kasi maraming network marketer nagne-network pero wala talagang purpose. Gusto lang kumita. Gusto lang magkapera. Pero hindi nila nakikita yung ano yung brand nila habang tumatagal. Kapag kasi yung company mo babago-bago lagi. Tendency, what will happen, yung credibility mo bumabagsak sa tao. So although, alam naman natin sa networking business, talaga this is a people come and go business. But then again, at the end of the day, pinaka-importante yung factor pa rin sa negosyo, yung credibility mo bilang isang leader ng isang network company. Okay, so for today, I'm going to share you some key points for you to recognize kung ano ba yung mga kailangan mo para makita yung isang company, makita yung isang sistema, at makita yung produkto na magsusuot sa katauhan mo o sa karakter mo. Okay, so for my own, on my own view, kasi mga criteria ko sa isang network marketing company, number one, sa akin, yung leadership. So, importante dapat yung management, matino, maayos, at saka talaga ng mga pagkakatiwalaan at never na nasira ang pangalan sa ibang tao. So yun. So number one po yung management. And then syempre, number two, yung product. Product. Kasi, kahit anong ganda ng compensation plan o ng kumpanya, kung hindi maganda produkto, there's no reason for you to push. So importante yung product talaga. Because that is really the long-term instrument na meron yung company for you na makakasama mo yung company na yun for you to stay in the company. Okay, yung product dapat number one, ikaw mismo ginagamit mo. Dapat ikaw mismo user nun. Kumbaga, you cannot live without that product. Parang ganun. So, kailangan ikaw mismo na-enjoy yung produkto. Kasi in any network marketing business, dapat ang product ikaw mismo gumagamit ka, na-enjoy mo. So, yun yung number one na number two na key point para mo pa key point to consider in a doing a network business. Okay, so number one, the management, and then number two, check mo yung background. Dapat wala silang bad record. Okay, talagang nasa public sila. Then number two, yun nga yung product. Then number three, yung compensation plan. So mapapansin nyo, no, I really base the key points based on priority. Third po yung compensation plan. Okay, bakit ko sinabi na third yung compensation plan? Kasi ganito yan. Marami kasing tao gusto sasali sa network marketing business nila o sa networking ko, no? Pero malaki yung kitaan. So malaki yung direct referral, malaki yung binary. Pero at the end of the day, ang keyword kasi sa binary recruitment eh. So ang tendency kapag hindi masyadong na-emphasis ang produkto, what will happen? Mababurnout yung tao dahil wala siya makukuwang recruit. Pag ganun na senaryo. So basically, minsan kasi may mga network company na hindi naman talaga siya network company. It's really a pyramid scheme company na nagtatago lang, no? Kumbaga mapagpanggap na network marketing business. May masabi lang na mayroon produkto pero wala naman talaga.
dapat ang product resellable. Talagang usable and sellable sa market. And then, number two, dapat yung product highly consumable. Kasi kapag yung product hindi highly consumable, walang repeat order. So, that's not really a tool for lifetime opportunity, ika nga. Baga, hindi siya makakabuhay kapag hindi nagre-repeat yung mga taong gumamit ng produkto. So, dapat tangible. Okay? So, kailangan meron tangible. Maraming internet marketing ngayon, pero iba kasi yung internet marketing sa network marketing. Network marketing kasi product movement. Ikaw mismo yung magiging instrumento ng product movement. Ikaw ang modelo. Ikaw yung delivery. Ikaw ang logistic. Ikaw yung mag-advertise. So, dapat ganun. Hindi pa pwede na yung product yung binabroadcast sa TV, sa dyaryo, sa radyo, o kaya in-endorse ng mga artista. Hindi dapat ganun. Kasi, ang nangyayari, yung pera na pupunta lang doon sa mga endorsers, sa mga artista. So, ang idea talaga ng network marketing, the original idea of network marketing is you introduce the product through word of mouth. Direct selling. Kasi nga, ang network marketing is really belong to under the umbrella of direct selling. Okay, so, kailangan ganito. So, yun yung mga key points na kailangan mo consider. Number one, management. Number two, ang product. Number three, compensation plan. Tapos, syempre, importante po yung tinatawag natin mga rules na kailangan mo consider also. No, kasi minsan may mga leaders na sinusunod natin pero meron pala mga grounds na ginigiba. So, ano ba yung mga kailangan natin babantayan? Okay, so kailangan mabantayan natin yung LEMS. Ano yung LEMS? LEMS. Kailangan itong patakaran ng company at ng mga leaders na to, kailangan sumusunod sila sa legal, ethical, moral, at saka spiritual. So, yun yung LEMS. No, that's basically the rule. The rule that you should look when it comes to dealing with a good or great company. Okay? So, dapat nasa legal sila at makatao, ethical, moral, no? And at the same time, hindi dapat nasisira yun, at spiritual. Kasi kapag business nga, diba? So, dapat walang kinalaman ang religion. Okay? So, yun. Hindi pa pwedeng iba religion ng upline mo, iba religion ng management, kailangan susunod ko sa kanila. Magkaiba yun. That's not really, that's not part of the network marketing criteria na kailangan mo consider. So, yun yung apat na rules to consider. No? So, number one, yung key points. Key points to consider network marketing business. Number one is yung management. Number two, yung product. Number three, yung compensation plan. Yung compensation plan, hindi naman kailangan sobrang ang laki-laki. Pero di hamak naman mas malaki sa employment. Yun lang yan. Di hamak na mas malaki, pwedeng kitain niya sa employment. And same time, hanggat maaari, dapat it's a win-win scenario. Pabor siya sa kumpanya, pabor din sa distributor. Kailangan pareho, hindi talo. Kasi pag ang company hindi masyadong kumikita, hindi tatagal ang company. So, dapat kumikita ang company. Tapos, syempre, dapat reasonable sa part ng distributor din na kahit papaano bigita siya. Kasi ang ideal talaga na commission is at least yung binenta mo dapat at least 10%. Dapat at least 10% ng binenta mo bumalik sa'yo. So yun yung direct selling rule. No? So basically kahit sa mga traditional na tindahan, ang patakaran lang ng gobyerno is 10%. So dapat pag may binenta ka at least 10% profit ka, at least. Okay? And at the same time, dapat, pwedeng, another key point pa rin, bukod sa, number one, management, number two, yung product, number three, compensation plan, and number four, dapat, kahit ikaw na yung huli sumali, pwede ka pa rin kumita. Okay? So, yun yung mga kailangan mo i-check na criteria. At pagdating sa policy naman, kailangan hindi tinatamaan yung apat, yung LEMS. Sa policy, when it comes to leadership modeling, ika nga. So, dapat hindi nagigiba yung LEMS, which is the legal, ethical, moral, at spiritual. Okay? So, yun yung mga kailangan mong i-consider. Ngayon, pag-usapan naman natin yung halaga ng network marketing patungo sa tinatawag nating advocacy.
Kasi maraming tao, nag-network sila for the commission. So, kailangan natin itama yun. Kasi alam nyo, sa industriya ng network marketing, napakaganda ng network marketing, kailangan na talaga. Makita lang nila yung ganda nito, and same time, may apply nila sa tamang paraan. So, ang network marketing kasi, kapag ginawa mo siya ng tama, magsasucceed. There's no reason for you not to succeed eh. Kasi, sa network marketing, meron kang, if you leave the advocacy, if you leave the mission, commission will follow. Kailangan malinaw sa iyo yung mission mo. Ano ba yung mission mo? Alam mo, sa network marketing, may pagkakataon ka makatulong sa kalusugan ng tao kung ang product mo ay patungkol sa kalusugan. Sa network marketing business, kadalasan kasi ngayon, wellness industry, wellness revolution ngayon, wellness trend ngayon, basically, halos lahat ng network marketing company naka-engage sa health products o wellness products. So basically, yun yung number one. Dapat ang objective mo makatulong sa health ng tao, and then pangalawa, makatulong sa buhay financial ng bawat pamilya makakausap. Ngayon, syempre along the way, habang ino-offer mo yan, mare-reject ka. Umadibdibin kasi rejection niya eh. Kumbaga, that's really part of the process. You only become better kung hindi ka bitter. You only become better kung hindi ka bitter sa ibang tao. Pag nireject ka, iwanan mo lang. Go next. Nakakita ka nga nag-alok ng tubig, diba? Hindi naman sumasama ang loob pagka nire-reject siya. Mineral. Walang ganun, diba? Wala ka ng tubig. Mineral. Oh, sabi nung customer, No. Hindi. Nasaktan ba yun nagbebenta ng tubig? Hindi. Kasi bakit? That's really part of the business. If in order for you to succeed in this business, alam niyo success kasi yung salitang success, it's not all about the amount of money you have. It's all about overcoming the little challenges you have every day. So that's really success. Success is the accumulation of little accomplishments you have done daily. Not in a year, but in daily. So you have to overcome all those weaknesses, all those challenges. Bakit? Kasi that's really business. Okay, alam mo, sa business ito napakagaling kasi pag gumaling ka sa network marketing business, kaya mo i-handle lahat ng klase ng tao. Tsaka ang saya-saya, tsaka dumadaming kaibigan mo. Kahit saan ka magpunta, marami kang kaibigan. Wala kang kaaway. Kaya kailangan yung company mo matino. Kailangan yung produkto mo, kailangan ng tao, ginagamit ng tao. Pag hindi mo siya mapagamit, hindi, wala problema, go next. Harap na yun. Kasi may mga customer na iyang sila sa ibang produkto. Tandaan mo, kung ang product mo ay supplement, yung mga meron din mga sa mercury, di ba? Pero ang pinakaiba yung supplement mo tsaka supplement yung nasa mercury, that will make a difference kapag ganun takagali mo servisyo. So kailangan, mission muna. Service, i-render mo muna yung service sa tao. Mission bago ang commission. Okay? So, yun po muna ang ating pinaka focus. So, for today, yun po yung ating topic. Ang topic po natin, mission bago commission. Okay? And syempre, pinag-usapan natin kanina yung key points to consider doing network marketing business. Once again, nandito po sa inyong lingkod, Engineer Noel Villan. See you on my next module. Bye-bye!